Our thoughts, our hearts. Lord, sakupin mo kami ngayon sa araw na to. Hayaan mo ng aming mga puso't isipan, Panginoon, ipagharian mo na tanging ang iyong kalooban lamang ang maganap sa lugar na to. Walang anumang distraction ng kaaway, but let us focus our hearts, our mind, our whole being unto you, O Lord, for you alone deserve our attention. You alone deserve our worship. You alone deserve our time. You alone deserve our
attention in this place, Father God, in Jesus' name. Kaya naman naman maraming salamat. We look forward for your great revelation, for your great teaching, for your anointing, O Lord, to be upon us in this place. Holy Spirit, be free to move and teach us, O God, as you wish, as you will, in the name of Jesus. Father, we give you back all the praise, glory, and honor in Jesus' name. And everyone says, Amen. Isa nga po malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! At tayo po'y makakaupo na. Amen. So ngayon po ay Mother's Day. Sabi nga nila, sineselebrate ito ng buong mundo. At ang buong mundo ay may kanya-kanyang pagkakaunawa nito, pagsiselebrate nito. Pero para po sa ating mga Kristiyano, walang ibang hihigit pa sa pagsiselebrate na iniisip natin na tayo pong mga ina ay crowning jewel of God's creation. Amen? Nakikita niyo po ba yung kahalagahan niyo sa creation ng Panginoon? Tayo po yung crowning jewel. Bakit? Kung wala po ang mga ina, wala po ang perpetration of humanity. Hindi po magkakaroon ng tao kung wala ang mga ina. Amen? Sapagkat ang mga ina ang nagdala sa sinapupunan ng mga sanggol para may isilang at magkaroon ng maraming tao sa mundo. Amen? Amen po ba? Ganun po kahalaga yung ating ginagampanan sa will ng Panginoon, sa plano ng Panginoon. We are the crowning jewel of God's creation. Amen po ba? Amen. Kaya bago ang lahat, kalabitin po muna natin yung ating mga mami at mga nanay, mga ima. Sabihin po natin sa kanila ulit, Happy Mother's Day. Amen. And since today is Mother's Day, thematic po ang aking turo ngayon. Siyempre, hindi na ako lilihis pa. Ang aking turo ay patungkol sa mga mothers. Yan. Sa mga nanay. Sapagkat po ang mga nanay ay napakalaki ng papel sa ating mga buhay. Naku, wala po tayo ngayon dito kung wala ang ating mga nanay. Amen? Amen. Maaring ikaw ay nanay na, pero meron ka rin nanay. At meron ka na rin anak na nanay. Dugtong-dugtong na. Damay-damay na. Nanay-nanay. Nanay-nanay. Amen? Pero sa isang madaling salita, ang nanay po ay napakahalaga ng ginampanan sa plano ng Panginoon. In God's plan. Amen? Kaya sabi ko nga, tayo naging instrumento, naging vessel, naging instrumento para magkaroon ng perpetration of humanity. Sapagkat tayo po yung naging instrument for goyi and magpakarami. Kaya dumami ang mga tao sa mundo dahil merong mga nanay na naging sisidlan ng mga sanggol sa kanilang sinapupunan. At ito ay kanilang dinala ng siyam na buwan na sa loob ng siyam na buwan na yun ay meron kang mga pakiramdam na hindi mo maipaliwanag. Merong mga pagbabago sa katawan mo na hindi mo maipaliwanag. Kasi nalalahimik ka lang bilang isang dalaga tapos bigla kang nagkaroon ng sanggol sa sinapupunan. Hindi mo alam kung ano ang gagawin mong, paano ka magre-react for these changes in your physical body. Amen? Pagising mo sa umaga, hindi mo maintindihan na nararamdaman mo kung nadutuwal ka ba o nasusuka o nagiging sensitibo ka sa maraming bagay. Amoy na dating gustong-gusto mo, bigla mo na lang hindi magugustuhan. Amen? Mga pagkain na dating gustong-gusto mo, ayaw mo kainin. At kahit gusto mo kainin, hindi mo makaya kasi naduduwal ka at isinusuka mo. Meron pong mga ganun kaya kasensitibo maglihi. Amen? Kaya tatlong buwan halos, hindi sila makakain. Kasi wala silang makain dahil lahat ng kinakain nila, dinuduwal nila. Meron pong mga pag naglihi, kapag sila po ay buntis, sila po ay nakahiga lang. Tatlo hanggang apat na buwan, lalo na doon sa first trimester ng kanilang pagbubuntis, ang sabi ng doktor, complete bed rest. Ang hirap po nun. Lalo na kung sanay ka. Ano ka, yung bang makilos, magalaw ka, tapos biglang sasabihin sa'yo, magpahinga ka lang, wala kang ikikilos, siyam na tatlong buwan.
nakahiga ka lang sa kama kasi complete bed rest daw, sabi. Amen? So in other words, mothers go through experiences na hindi mapapantayan at paggagawa ng kahit na sino. Amen? Kahit na si Superman pa, hindi niya kaya itong gampanan. Mga nanay lang ang makakagawa nun. Amen po ba? Amen po ba? Mga nanay lang po ang makakagawa nun. Kaya naman, it is but fitting that today, because it is Mother's Day, we pay tribute to our mothers. Amen po ba? Gusto niyo po ba yon? Na may tribute po natin yung ating mga mommy, mga nanay, mga ima, mga nanang, mga, ano po sa Bisaya ang nanay? Nanay din? Nanay din. Sa Ilocano, inang. Nanang, inang. Sa Kapampangan, ima. Amen? Sa Bisaya, nanay. At Tagalog, nanay din. Amen? Mama. Okay. Sa English, mommy. Mama. Mommy. Okay? So, maraming kaparaanan, pero whatever we call our mothers, amen, it boils down to one thing. Mothers deserve tribute, especially this day. So, yun po yung aking ituturo. Tingnan po natin sa Book of John. John 19:26-27. Dito ko po hahanguin yung aking teksto. Ayan. John 19:26-27. So, when Jesus saw his mother and the disciple who was dear to him, he said to his mother, "Mother, there is your son." Then he said to the disciple, si John po yung kausap niya dito, Apostle John. He said to his disciple, "There is your mother. John, that is your mother." And John, from that hour, took her to his house. Mula nung oras na yon ay kinuha ni John si Mary, yung ina ni Jesus sa laman, mula sa lugar na yon patungo sa kanyang tahanan. At alam na alam po natin na si John po ang nag-alaga kay Mary hanggang siya po ay pumasok na ng langit. Because John also lived through old age. Siya po yung nabuhay sa lahat ng disciples. Siya lang yung hindi namatay sa lagari. Siya lang yung hindi namatay sa bato. Siya lang yung hindi namatay sa kuluan. Siya lang yung hindi namatay na shipwreck. Siya lang yung hindi namatay na persecute. He lived through old age. Kaya siya po ang John the Beloved of Jesus Christ. At makikita po natin dito, si Jesus Christ, dun sa senaryo ng John 19 nating binasa, Jesus Christ was hanging on the cross. Ito yung crucifixion ni Jesus Christ. At nung siya po ay nakahang sa cross, nakita niya si Mary weeping at the foot of the cross. So, during this time, napakalaki ng responsibilidad na ginagampanan ni Jesus. And what is that? The salvation of humanity. The weight of the sins of the world are borne upon his shoulders. It was at this point in time that he was bearing the weight of the sins of the whole world. Lahat ng kasalanan ng buong daigdig at ng lahat ng tao ay nakapatong sa balikat niya. Napakalaki ng responsibilidad na ginagampanan niya sa oras na ito. Pero sa kabila ng napakalaking responsibilidad niya na binabata niya ang kasalanan ng buong daigdig, hindi po niya nakalimutan yung kanyang ina. At ang sabi niya, John, sabi niya ganun, "This is your mother." At siya po ay kinuha ni John. In other words, sa oras na ito, ipinaghabilin po ni Jesus Christ si Mary kay John. Dahil alam ni Jesus Christ, his time has come. Dumating na yung panahon na siya po ay mawawala na dito sa lupa. At siya po ay aakyat na ng langit kapag na-accomplish na niya yung kanya pong layunin. At yun ay ang iligtas ang buong sangkatauhan. At sa pagkakataon pong ito, sa kabila ng napakalaking responsibilidad niya, ay hindi po niya nakalimutan yung kanyang ina
sa laman. Yun po ang nais kong tukuyin. Tayo po, napakaliliit pa ng mga responsibilidad natin. Wala pa nga tayong mga responsibilidad, pero hindi na po naaalala yung ating mga ina. Hindi na po natin sila maalala, hindi na po natin sila matawagan, matext. Hello, inay, kumusta na po kayo dyan? Amen. When was the last time you talked to your moms kung kayo man ay hindi nyo kasama sila ngayon sa tahanan? Kailan nyo uli sila tinawagan? Kailan nyo sinabing, hello, I love you, o kumusta ka na, buhay ka pa ba? Amen? Hindi pa naman siguro napakalaki ng responsibilidad natin para kalimutan natin yung ating mga nanay. Amen po ba? Dahil si Jesus ay isang ehemplo ng napakalaking responsibilidad na binabata, pero hindi po niya nakalimutan yung kanyang responsibilidad sa kanyang ina. Amen? At ito po'y panawagan sa atin na we should do the same. Amen? We have to take care of our mother. We do not lose sight of the fact that we have a mother. And Jesus, at this point in time, was hanging on the cross. And he was about to die. Amen? Mamamatay na siya. Pero sa panahong yun, ang kanyang puso't isip ay nasa kanyang ina sa laman. Remember that Mary is not the real, amen, biological mother of Jesus Christ. Sapagkat alam po natin na Jesus Christ is the Son of God. But she respects her mother in the flesh. She paid attention to her mother in the flesh. Kanya pong tiningnan yung kanya, si Mary, bilang babae na nagluwal sa kanya dito sa mundo para i-accomplish yung plan of redemption. Dahil si Mary, nung tinawag siya ng Panginoon, nagpadala siya ng isang anghel kay Gabriel. Si Mary po ay isang babaeng, siya po ay birhen, dalaga. Pero nung siya po ay kinausap ni Gabriel, sabi ng anghel, Gabriel, ikaw ay magkakaroon ng sanggol sa sinapupunan. Amen! Paano yun? Dalaga siya. Amen. At sa buong baryo nila, sa buong komunidad nila, kilala siyang dalaga. Tapos isang araw, mabubuntis siya. Amen. Amen. At dito po ay makikita natin na si Mary ay hindi nag-question. Siya po ay tinanggap po niya ng buong kalooban yung plano ng Diyos sa buhay niya. Ang sabi niya, so be it. Amen. Let it be unto me. Mangyari kung anong kalooban ng Diyos sa akin. Amen. Yun po ay isang napakagandang halimbawa sa buhay natin na kapag merong sinasabi ang Diyos or meron pong panawagan ng Diyos o meron pong calling ang Diyos, ay wala po tayong karapatan na makipag-argumento sa Diyos. Maging kagaya po tayo ni Mary na, let it be unto me as it is God's will in heaven. Mangyayari sa akin kung anong kalooban ng Ama sa langit. Ganun po ang sabi niya. Amen po ba? Let it be unto me. God's will be done. Sabi niya ganun. At doon po, isa yun sa mga katangian ni Mary bilang ina ni Jesus sa laman, na yun po yung tinetreasure natin. That's why we respect Mary. But not because she is the mother of God. Yan, maling-mali naman kasi yung mga iba, masyado naman nilang in-extend yung reverence kay Mary. Kasi ginawa na nilang mother of God si Mary. Yun naman po ang maling doktrina ng mga ibang relihiyon. Kasi parang sa kanila, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. There is no mother to God because God is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Siya yung simula. Kaya kung merong ina ang Diyos, edi meron pong mas mataas kaysa sa Diyos at yun ay ang ina. Pero hindi. Ang Diyos na ang simula at ang wakas, He is the Alpha and Omega, and that, amen, erases the doctrine of Mary as the Mother of God. Amen po ba? Amen. Kaya ang dali i-demolish yung ganyang doktrina eh. Amen? Kaya kung meron kayong mga na-encounter na nagpipilit, na sinasabing, siya ay ina ng Diyos. Hindi pwede magkaroon ng ina ang Diyos. Amen? E di mas mataas pa siya sa Diyos. Amen? Kapag merong ina ang Diyos. But God is the creator of all things, and even Mary is a created being. Si Mary ay sa New Testament lang siya lumabas. Eh,
Ang mga tao, nagmula pa sa Old Testament, panahon ni Abraham, ni Adan at ni Eva, wala si Mary noon. Amen? So nauna pa si Adan at Eva kay Mary, pero hindi nila ginawang Diyos si Adan at Eva. Si Abel, si Cain, si Abraham, and all the yung mga men of God sa Old Testament. Pero si Mary, dumating lang sa New Testament, pero sobra yung reverence that they pray to Mary, sa kanya na, siya na yung intercessor, di ba? Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Siya yung ginawang mediatrix. Yan po yung mga doktrina ng mga relihiyon. Mediatrix means siya yung tagapamagitan between God and man. Siya yung nasa gitna. Siya yung namamagitan. Lahat ng prayers natin, i-direct niyo muna kay Mary. Tapos si Mary, siya yung magpapaabot doon sa Diyos sa langit. Ganun po yun. Kaya lahat ng tao, Mama Mary, Mary, Mother of God, pray for us sinners. Sino po ang nagpa-pray sa atin? Sabi ng Book of Timothy, there is only one mediator between God and man, and that is Jesus. Wala nang ibang tagapamagitan. Between God and man, it is not Mary, it is not Saint Anthony, it is not the saint, na ang dami-dami mga santo na pinapanalanginan ng maraming tao, tinitirigan ng kandila, at nililigyan ng Saint Anthony de Padua, pray for us. Tapos lalagay yung kanilang mga prayer requests. Kanino mo ina-address yung prayer mo? Kay Saint Anthony de Padua, hindi mo makilala yun eh. Amen? Hindi mo makilala yung mga santong yan eh, pero sa kanila ka nananalangin, sa kanila ka humihingi ng tulong. Amen? What a useless doctrine. Pero yun po yung isa sa mga binding forces ni Satan sa Pilipinas, yung spirit of religiosity. Kahit na napakalinaw, common sense nga lang, kahit hindi mo basahin ang Bible, common sense eh, di ba? Pero hindi pa rin nila matanggap. Sapagkat the spirit of religiosity ay napakalakas po sa Pilipinas. Pero ngayon bagsak na yan. Amen? Sapagkat darating ang panahon na ang Panginoon ibabagsak niya lahat ng mga mali, ibabagsak niyang lahat ng mga maling kapaniniwala at doktrina. At ito na nga po yung panahon yun. Anyway, balik tayo. Si Mary is not a mediatrix. She is not the mother of God. But she is a very virtuous woman who was willing to obey the will of God by saying yes to the will of God. At siya po ay naging willing vessel na sisidlan ng baby Jesus in the flesh para maisilang dito sa mundo at maging tao para ma-accomplish niya yung plan of redemption doon sa cross. Amen po ba? Amen. Ngayon, balik tayo doon sa ating John 19:26-27. Jesus, the scenario was Jesus was hanging on the cross and the weight of the sins of the world was upon his shoulder, and on that time, he did not lose sight of his mother in the flesh. Amen? He was attentive to his mother in the flesh because Mother Mary was crying. Umiiyak siya, nalulungkot siya. Kaya sabi niya, woman, sabi niya ganon. At sabi niya kay John, this is your mother. At mula noon, kinuha siya ni John at dinala sa kanyang tahanan at siya ang nag-alaga sa kanya. Ipinagkatiwala niya, ipinaalagaan niya. Si Jesus Christ, pinaalagaan niya. Amen? So, ganun din po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Let us take care of our mothers. Amen? Huwag natin silang pababayaan. Nakikita mong nalulungkot, aluin mo. Nakikita mong may problema, palakasin mo. Nakikita mong may pinagdadaanan, tulungan mo. Ganun po ang sinabi ni Jesus Christ. Pero kung minsan, masyado tayong busy sa maraming bagay that we are not even sensitive to the needs of our mothers. Amen? Masyado tayong, ako nga, busy nga ako sa sarili kong problema eh. Isipin ko pa yung problema ng iba. Hindi, si Jesus Christ, ang laki ng sinasagupan ni Jesus Christ, ang laki ng binabata niya sa kanyang mga balikat, at yun ay kasalanan ng buong mundo. Pero hindi siya nakalimot. Amen? Sa ina niya, sa laman, hindi siya nakalimot kay Mary. Amen? Naramdaman niya yung bigati ni Mary. He was sensitive to the feelings of this woman. And she said, John, take care of this woman because my time has come. Amen?
Concern siya. Sabihin natin lahat, concern. At sa atin, ito ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Bagamat mahirap, para sa marami, it's a struggle to show love to their mothers. Hindi ko alam ang mga history. May mga kanya-kanyang kwento yan ng buhay. Amen? May mga kanya-kanyang drama. May mga kanya-kanyang istorya. May mga kanya-kanyang relasyon, and I don't even know. But no matter what, the drama, the story, the history, pag maalaala mo kaya yan, hindi yun ang concern ng Panginoon. The thing is, God wants you to take care of your mother. Ano man ang kwento nyo? Ano man ang pinagdaanan nyo? Ano man ang istorya nyo? Ano man ang drama nyo? Amen! Ang kalooban ng Diyos ay mahalin mo ang nanay mo. Amen! Kahit na sabi mo, masama kasi ang loob ko sa nanay ko eh. O masama kasi ang loob ko sa nanay ko kasi ganito, kasi ganyan. Amen? Kahit na masama pa ang loob mo sa nanay mo, sinasabi ng Diyos, mahalin mo ang nanay mo. At ang pagmamahal sa nanay, walang qualification, walang condition. God wants you to love and take care of your mother just like Jesus did to Mary. And even if she is not able to do it personally, kasi si Jesus Christ, paalis na nga eh. Papunta na siya ng langit. Tapos na yung mission niya dito sa lupa. Inihabilin niya. He made sure that somebody will do it for him. Amen? Inihabilin po niya. Amen? At kanino niya inihabilin? Kay John the Beloved. And John the Beloved was true. Totoo siya. Amen? Naging tapat siya sa pag-aalaga kay Mary. Hanggang sa tumanda si Mary at pumasok ng langit, John the Beloved never left Mary's side. Kinuha niya, kinanlong niya, dinala niya sa kanyang tahanan, i-provide niya ang pangangailangan, ipinadama niya ang isang pag-ibig na nagmumula sa isang anak. Amen po ba? John the Beloved never left Mary's side. At ganun din po sa buhay natin. God wants us to show our love to our mothers unconditionally. Kahit ano pa nga sabi ko, ang istorya nyo, kalimutan mo yun. Sapagkat ngayon tuturuan tayo ng Diyos kung paano natin maipapadama ang ating pag-ibig sa ating mga magulang. And by God's grace, let us have this teaching. Naway tulungan tayo ng Panginoon. Kasi alam ko na hindi ganun kadali. Because some people, iba-iba tayo ng background, iba-iba tayo ng personalidad. Meron sa ating madali, meron sa ating mahirap gawin ng mga bagay-bagay. Pero God's grace be upon us. There are 7 ways on how we can show our love to our mother. 7 ways to love your mother. Yan po ang ating turo. Amen? 7 ways to love your mother. Okay? So yung mga nagsusulat dyan. 7 ways to love your mother. Number 1. Let us love our mothers verbally. Number 1, mag-iverbal mo. Pag sinabi mong mahal mo ang nanay mo, i-verbal mo, oh, ano na lang nanay ko yun? Paano niya nalaman? Di mo nga sinasabi. Amen? It is different, iba yung sinabi mong mahal, alam na lang, mahal na lang, mahal ko nanay ko. Pero nasabi mo na ba sa kanya harap-harapan? Kailan mo huling nasabing mahal mo nanay mo? Para sa mga lalaki, hirap sabihin yung I love you, di ba? Para sa maraming tao, hindi lang mga lalaki. It is a struggle for them to say I love you. Lalo na sa kultura nating mga Pilipino, mahihain tayo eh. O, hindi ko alam kung mahihain o sobrang konserbatibo na ewan. But most people find it difficult and it is a struggle for them to say I love you. Amen? Mahirap para sa kanilang ibuka sa bibig nila at sabihin, I love you sa isang tao. Men often say, I do not have to say I love you because alam na niya yun. Alam na ng asawa ko yun o alam na lang nanay ko yun. But women need to hear those words, I love you. Merong isang US Navy, sa kanilang pagsasama, tuwing halos araw-araw, sinasabi ng asawa niya, I love you sa asawa niya. Yung babae nagsasabi sa lalaki. Tapos yung lalaki, okay, sabi niya. Likewise, ganun lang yung sunog niya. Pero hindi niya sinasabing I love you back.
Okay? I love you to the moon and back. Hindi niya masabi yun, I love you. So, ganun ang kanilang pagsasama hanggang sa tumanda sila. Never na sinabi ng lalaki na I love you sa kanyang asawa. Pero yung asawa niya, everyday halos sinasabi. Was isang araw, bigla na lang, 5 days before Christmas, namatay yung asawa niya at nasa Australia siya nung namatay. So, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong maihanda yung sarili niya. Basta nabalitaan lang niya, namatay na yung asawa niya. Pag-uwi niya, ashes na, abo na, nasa urn. Tapos iyak siya ng iyak. Kasi hindi niya inaasahan na isang araw, biglang mawawala asawa niya. Sinasabi niya, I love you, I love you, I love you, sabi niya dun sa abo. Amen? At na-realize niya, kahit sabihin niya, I love you, umiyak siya, tumululuha niya, kahit tumulo pa siya ng dugo, sinasabihan niya ang isang abo ng I love you, and it's too late. Amen? Noong nagkasakit ang tatay ko, ako, guilty ako dito eh. It's so difficult for me to say and verbalize I love you. At nung ayong tatay ko, mahal na mahal ako ng tatay ko eh. Pag umuwi ako, hinahandaan ako ng masasarap na pagkain, pinagsisilbihan ako. Obvious talaga siya magpakita ng bias sa akin eh. Kasi ako lang sinisilbihan niya eh, yung mga iba hindi eh. Ako lang binibigyan niya ng sinigang na nasa bowl, tapos ipapatikim niya sa akin. Ako lang binibigyan niya ng isang basong tubig. Ako lang binibigyan niya ng merienda. Ako lang. Amen. Kahit matanda na ako, ganun ang ginagawa niya pag umuwi ako sa probinsya. Kaya napaka-bias ng tatay ko. But I never said I love you to sa tatay ko. Amen. Thank you pa, ganun lang. Pero sabihin ko na I love you, hindi. Tapos nagkasakit nga siya, di ba, bedridden. Tapos hindi siya makakilos, makagalaw, paralisado. Nakatunga nga lang siyang ganun, nakatingin lang. Walang reaction. Kaya hindi ko alam kung naririnig ba niya ako o naiintindihan ba niya yung sinasabi ko. Kasi nung nagkasakit na siya, saka ako sinasabing I love you sa ospital at saka doon sa kwarto. Pang, I love you ha, ganyan, ganyan. I love you ako ng I love you, pero nakatingin lang siya sa akin, nakatunga nga. Hindi ko alam kung naiintindihan niya. Amen? Isang araw, kumuha ko ng MP3 player. Yung player at saka headset. Nilagay ko dito sa tenga niya. Saka ako pinul volume. Tapos ang tugtog eh, yung mga chat-chat saka mga tango. Kasi paborito niya yun. Tinitinan ko kung magre-react siya. Amen? Pinul blast ko sa tenga niya. Pagkarinig niya, sabi niya ganun o. Tapos maya-maya, lumuluha na siya. Doon ko na-realize, naririnig ako nito. Amen? May malay ito. Naiintindihan niya ako. Kaya araw-araw, purihin ng Panginoon, hindi pa pala huli ang lahat. Sinasabihan ko siya, I love you, Pam. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa akin. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kalabisan ko at saka mga sakit sa puso na nilagay ko sa iyo, ha. Patawarin mo ako kasi hindi ako naging doktor kasi yun ang pangarap mo sa akin. Lahat! Nag-umpisa lang ako at nagsabing, I love you every day. Amen? At nawa po, huwag na po dumating sa punto ng buhay natin na it will be too late when we say I love you to our moms, to our mothers. Because it's not too late. Amen? Sabihin natin, I love you. Mula noon, kapag tumatawag yung nanay ko o nag-uusap kami, pag nag-uusap kami, Ma, kumusta na? Oh, kumusta? Malakas bang hangin dyan? Kasi dito, may bagyo. Oo, iingat kayo dyan, ha? Kamustahan? Ganyan-ganyan. Kasi ngayon, we enjoy the luxury of, di ba? Texting and talking. Napaka-dati, napaka-mahal makipag-usap eh. Ngayon, paano lang yung tawagan mo yung nanay mo at kumustahin mo? Buhay ka pa ba? Kumusta? Anong pinagdadaanan nyo dyan? Amen? At ang nanay ko, madalas nga siya yung nangunguna eh. And I'm guilty about that. Pero pag tumawag siya, I make it a point. Bago kami matapos sa usapan namin, sasabihin ko sa nanay ko, I love you, Mom. I love you. Minsan nagugulat siya. Amen? Pero wala na akong pakialam. I was released from that. Amen? I have learned to verbalize. At gawin po natin yon. Hindi mo mahirap. Sino tayo para hindi sabihin I love you sa nanay natin? Hindi ba lang tayo presidente? Prinsesa ba tayo? Hari ba tayo? Mga reyna ba tayo? Na hindi natin masabing I love you dahil we are honorable and royal? Amen? Hindi. At
At sino ang sinasabihin natin? Yung nagluwal sa atin, yung nagmahal sa atin, nagkalinga sa atin. So number one way to show your love to your mother is to verbalize your love. And it is not difficult to say, I love you, I tell you. Amen? Sabihin mo man sa nanay mo yan, araw-araw, I love you ma, I love you mama, I love you mommy, I love you nanay. Amen? Walang bayad yun. Hindi mahirap yun. Pero iba, pinapahirapan ng sarili. Sa harap na sabihin, simple lang, I love you, bibili ng bulaklak. Bibili ng chocolate. Bibili ng necklace na diamond. Bibili ng mamahaling regalo. Isa lang naman ang gusto niyang sabihin, I love you. Amen? Pero dinadaan pa sa kung ano-ano, di ba? Bibili pa ng pagkain, bibili pa ng mga mamahaling regalo. Isa lang naman ang gusto niyang sabihin, to say I love you. Hindi ko sinasabing bawal yun. Amen? Kasi pag-aaralan natin mamaya, kasama yun. Pero number one, let us love our mothers verbally. Amen? I-verbalize natin yung love natin. Huwag lang natin sabihin, alam na ng nanay ko yun. Amen? Hindi niya alam yun. Kaya kailangan mong sabihin. Speak it out. Amen? You verbalize your love. You verbalize your love. Amen? Amen. So yun po yung number one. Ay, hindi kasi ako sanay niyan, Pastor Aging. It makes me uncomfortable to say I love you. So be it. Kahit maging uncomfortable ka pa sa tanang buhay mo, so be it. Maging uncomfortable ka na. Amen? Be uncomfortable for the rest of your life. Amen? Say I love you. Wala akong pakialam. Amen? You have to say. You have to speak it out. You have to verbalize it, whether you feel uncomfortable or not. Amen? And I've learned my lessons the hard way. Sapagkat yung tatay ko, nakaratay na siya sa banig, saka ako na-realize na kailangan pala sinasabi ko sa tatay ko, I love you, nung malakas pa siya. Nung nagagawa pa niya. Pero purihin ang Panginoon dahil kahit pala nakaratay siya noon, nauunawaan niya ako, but muntik na akong mahuli rin. Amen? So, let us, so be it, if we are uncomfortable saying I love you, then be uncomfortable. I don't care. Amen? You have to verbalize your love. Number two, second way of showing you love your mother is that love her physically. Okay? First is love her verbally. Secondly, love her physically. When was the last time you gave your mother a bear hug? When was the last time you kissed your mother on the cheek? When was the last time you kissed your mother on the forehead? When was the last time you physically hugged your mother? You let her feel that love. Amen. Ako, nung isang araw lang, dumating yung nanay ko. Pagdating ng nanay ko, ano na, normal na sa amin yun, yakapan kami at saka halikan, lips to lips pa, nung nakaraang araw. Amen, lips to lips. Kasi na-miss namin isa't isa, matagal siyang hindi nakaluwas dito. Purihin ang Panginoon. Amen. Ngayon, marami na naman magsasabi, kasi hindi ako sanay talaga sa ganyan. Hindi ako showy. Diba? Hindi ako expressive. Kasi conservative ako eh. Ganyan. Wala akong pakialam kung conservative ka, pagdating sa nanay mo, ipakita mo. Amen. Maging physical ka. Huwag mo lang sabihing, mahal kita nanay, pero hindi mo man lang mayakap. Mahal kita nanay, pero hindi mo man lang mahalikan. Mahal kita nanay, pero hindi ka man lang makapagmano. Amen? You show it physically. Amen? You give your mother physical expression of your love. Ngayon, maraming tao, struggle din yan. Pero sabi ng Bible, I can do all things through Christ who gives me strength. Amen? Philippians 4:13. Sister, hindi ako sanay sa ganyan. Hindi ka nga sanay eh. Magpaturo ka sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako. Sabi ni Pastor Aging, kailangan ko ipadama. Yung pag-ibig ko sa nanay ko, kailangan ko siyang yakapin. Eh, hindi ako sanay. Magyakap. Kasi hindi naman ganyan yung pinalakhan namin eh. Amen? Malayo kami. Ganyan. Amen? Pero ito na nga yung panahon, binabago ng Panginoon.
Because you can never say, I love you without showing it physically. Amen? May expression yan eh. Diba? Kahit sa mga mag-asawa o kahit na sino. Kaibigan mo nga. Pag nakita mo talagang, diba, beso-beso. Diba? Yakap-yakap. Eh, lalo na sa nanay mo. Bakit hindi mo magawa? Amen? So, love your mother physically. Bakit? Yung nanay mo kaya ang unang nakatouch sa'yo. Paglabas mo dito sa mundo, nanay mo ang unang nag-caress ng ano mo. Nagandahan siya sa'yo kahit hindi ka naman kagandahan. Amen? Siya yung unang nag-appreciate sa'yo at nagsabing, ang ganda-ganda ng anak ko. Amen? Siya kaya yung unang nag-caress ng cheeks mo. Siya ang unang humipo ng malapad na noo mo. Siya ang nagsabing, ang ganda ng anak ko kahit kalbo. Amen? Siya yung unang humipo ng maliliit na daliri mo na napaka-gentle and tender. Pero sabi niyang ganun, amen, hinahawakan mo yung daliri ng nanay mo. Siya yung unang humipo ng paa mo. Amen? Siya yung nagdadaya pero sa'yo iningatan niya yung mga private parts mo. Amen? Nanay mo ang lahat ng gumawa nun. She was the first one who touched you. And who touched you with tender, loving care when you were first born. Amen? Yung anak kong panganay, nung pinanganak, parang unggoy. Sobrang dami ng mga buhok at balahibo. Nakakatakot. Amen? Pero bilang ina, ako nagsabing napakagwapo ng anak ko, napakagandang lalaki. Amen? Hindi ko sinabing mukhang unggoy, pero sabi ng mga ibang tao, hala, parang unggoy daw sa dami ng ano, ng balahibo. Amen? Pero kung hindi ko sinabing mukhang unggoy, amen, kahit ang sinasabi ng ibang mukhang unggoy, kasi talagang ang dami niyang ano eh, balbon, mabalbon, amen? Tapos ang itim-itim, amen? Maitim, amen? Pero hindi ko yun inalintana, but I appreciated and touch him every day, amen? Araw-araw, ako ang umihipo. Ang mga nanay ang nag-alaga sa ating una, kaya tayo naging ganito. Amen? Sila yung tumanggap ng unang lungad. Ano yun? Oh, lungad? Lungad. Ang baho kaya ng lungad. Pero kung lungaran tayo ng mga anak natin, ganun na lang, di ba? Walang problema yun. Kahit mag-amoy paksiw na tayo sa sobrang baho ng lungad eh. Buong araw, lungad lang ng lungad. Amen? Lahat yun, tinanggap ng nanay. Amen? Siya ang unang humipo sa atin. Siya ang unang nag-alaga sa atin. She was the one who extended the first tender loving care that you have ever received. Walang ibang gumawa nun. Amen? Siya ang nagpupuyat araw at gabi. Amen? Pag sinisipon ka, sinisip-sip niya yung sipon mo. Saan ka nakakita niyan? Nanay lang makakagawa niyan. Amen? Naawa na ako dun sa anak ko kasi barado yung ilong niya. Alam mo, ginawa ko, sinipsip ko yung ilong niya kasi may nagsabi sa akin, sipsipin ko raw. Kung sa ibang tao, sa mga ano, hindi ko magagawa yun. Ba't ko gagawin yun? Eh, sipon yun. Amen? Dumi kaya nun. Pero nanay, kayang gawin lahat para sa anak. Sinisip-sip kahit na sipon. Amen? Para lang guminhawa. Hello? Hindi nyo alam yan. Pero lahat ng nanay, ginagawa yan. Sigurado ako. Kasi ginawa ko yan eh. Hindi ko akalaing magagawa ko yan. Kasi wala sa personalidad ko yun. Napaka-OC ko kaya. Amen? Yak, kadiri. Amen? Pero pag nanay ka, lahat kakalimutan mo. Anong OC-OC? Sip-sip dito, sip-sip doon. Amen? Tapos, kinakailangan mo magpadede. Pag nagpadede ka, ang sakit. Sobra, parang lalagnatin. Amen? Pero kinakailangan mong gawin. Amen po ba? Kinakailangan mong gawin kasi sabi ng mga ano, kailangan daw yung mother's milk is the best for baby. Breast milk is the best for baby.
Kaya kahit ang sakit, di ba? Kakayanin natin. Ngayon, nung tayo mga dalaga, kala natin wala yun. Ngayon, mga nanay na rin tayo. Di ba? Relate-relate na tayo sa mga ganitong kwentuhan. Pero ibig sabihin, who was the first one to show physical love to us? It was our mothers. Amen? Sila ang unang nagpakita ng physical love sa atin. Na kay ano pang klaseng pagpapakita yan ng physical love. Sabi ko nga sa'yo, kahit sipon pa yan, sisip-sipid nila para sa atin. And so, napakahirap ba sa atin to love back physically? Amen? To love back physically. Kaya kuminsan, di ba kasi familiarity breeds content. Contento na tayo kasi, oh, araw-araw naman nakikita ko mami ko eh. Kasi magkasama kami sa bahay. Di ba? Minsan, yun din yung trap or tendency because pagkasama kayo araw-araw, you tend to be contento ka na. Wala na kasi araw-araw naman kasama ko eh. Pero hindi. Amen? Kahit na makasama kayo araw-araw, find a way, find a time. Minsan sa araw na yan, na ipakita mo na mahal mo mama mo. Mahal mo nanay mo. And if either you verbalize it or you physically show it. Amen? Yayakapin mo. Si Joshua ganun. Amen. Siya yung sweet. Yung kahit na nakatalikod ka, pag dumating yan galing school, mama! Tapos siya yakapin ka niya bigla sa likod. Nagugulat na lang ako. Kasi bigla ka niyang ibe-bear hug sa likod. Grabe ka naman. Nakakagulat ka naman. Pero ganun siya. There will always be a physical manifestation of love. Pag magkatabi kami ni nakatanday sa akin, laki-laki ang bibigat na ng mga anak ko. Si Joseph din ganun. Kasi nasa sofa kami nung isang araw, ang laki-laki ni Joseph, di ba? Dinantay niya kamo yung ano niya sa akin. No? Ang sakit. Pero okay lang kasi sabi ko, malaki na si Joseph eh. Joseph eh, 16 years old. Akala ko hindi na niya gagawin yon. Kasi siya yung bunso eh. Pero ay nabe-bless ako kasi ganun pa rin sila. Pinapakita pa rin nila. Dinadantayan ka nila. Kahit mabigat, okay lang. Amen? Kasi yun yung kanilang physical way of showing their love. So, more than flowers and gifts, personal touch. Okay? Hello? Hello? Ayan. So, kahit na araw-araw kasama mo yan. Amen? Amen? Pagdating mo galing trabaho, sa amin, ewan ko, sa tahanan namin, basta lumabas ka, galing ka sa labas, pagdating mo sa bahay, nandyan yung mga elders, magbe-bless ka. Amen? Sa buhay, sa tahanan namin, ganun po eh. Pag galing sa labas, kayo yung mga anak ko, ganun din. Pag dumating sila, oh, tito nap mo. Pag nakita si tito nap, automatic yan, magbe-bless sa mga elders, sa mga tita. So, ganun po. Let us bring them up in those ways. Amen? Personal touch. Magbe-bless. Dati, ganun. Pero ngayon, naghahalik na lang sa ano bilang tanda ng paggalang. So, number two is physically. Okay, number three. Sa mga naglilista. Let us love our mothers. Number one, verbally. Number two, physically. And number three, patiently. Okay. Mothers work with no pay. They get tired. Di ba? Napapagod sila kasi kilos ng kilos, galaw ng galaw yan. At nagtatrabaho yan, nagtatrabaho, walang sweldo. Di ba? Hindi sila tumatanggap ng sweldo pag nasa bahay lang sila as homemakers. Amen? Kaya kung minsan, napapagod din yan. Kaya kung minsan, nagkakamali din yan. Kung minsan, lalo na pag tumatanda na, nagiging makulit na rin yan. Di ba? May isang araw, kaano ko yung pamangkin ko. Tapos yung makausap niya yung nanay niya. Sabi, Mama, 10 beses mo na yan sinabi. 10 beses na, ang kulit-kulit mo. Sabi, pinagalitan yung nanay. Sabi ko gano'n. Ano, gusto lang ipadama ng mama mo na ano, busog na siya at nabibless siya kasi hindi mo siya tinatantanan ng alok ng pagkain. Kasi gusto niya kumain yung nanay niya. Sabi ng nanay niya, ayoko na, busog na talaga ako. 10 beses na raw niyang sinasabi na ayoko na, ayoko na. So kung minsan may tendency na yung mga nanay natin nagiging makulit, di ba? For so many reasons, maring tumatanda na, yung tatay ko nung ano, nagiging makulit na. Yung nanay ko,
And yung nanay ko, hindi makulit. Pero nagre-reklamo siya, yung kapatid ko raw makulit. Nagsusumbong sa akin. Sabi niyo, grabe kung sigawan ako, kung ganito ako, ganyan ako. Sabi ko, ganun ako. Ganun po ba? Sabi ko, sige, kakausapin ko. Amen. Nagtatampo. Di ba? Nagiging sensitibo yung mga nanay natin. At meron sila mga mood swings. Di ba? Meron sila mga mood swings. Minsan, di mo na lang, di na lang kumikibo. Ganyan. Di mo alam kung ano ba, may kasalanan ba ako, di ako kinikibo. Ganyan. So, lahat ito would amount to this third way of showing our love. And that is, let us love them patiently. Mas maging understanding tayo, mas maging patient tayo sa kanila. Because they are going through not really midlife crisis eh. Kasi pag midlife crisis, ano yan eh, mga 40s to 50s. Pero beyond that, eh, twilight crisis na siguro yun. Paano na eh, nagkakaedad na. At kapag dumarating sa ganun, ang daming mga biological changes yan. Yung mga hormones nila, nagiging, hindi na regular yung, hindi ko alam, may medical explanation siguro. Pero nagiging mas sensitive sila. Mas nagiging emotional sila. At kung minsan, hindi natin maintindihan. Sinasalubong natin. O sinasabi natin, ang kulit-kulit nyo eh. Paulit-ulit na lang. Sinabi na nga ganito eh. Wala po tayong karapatang sabihan sila ng ganun. Amen? Kahit na makulit pa sila, kahit na may nagtatantrums pa sila, kahit na kung minsan para kayong bata, bumabalik kayo sa pagkabata, wala tayong karapatang sabihan sila ng ganun. Amen? Ang kinakailangan natin gawin ay maging pasensyoso at maunawain sa kanila. Let us love them patiently. Hindi sila ang problema, tayo. How do we deal with that in a way na yung bunga ng espiritu natin ay hindi naapektuhan? Can we be patient? Can we be more understanding? Can we be more kind? Amen? Because they deserve it. Amen po ba? Let us love them patiently. Amen? Kahit na kung minsan nangungulit sila. Sometimes they get annoying kasi makulit. But let us bear with them. And let us be considerate, because kung sa ibang tao nga, napaka-pasensyoso natin, di ba? Inuunawa natin yung ibang tao eh. How much more yung sarili nating magulang, sarili nating mga magulang. Amen po ba? Pakinggan mo, kung kapag may bisita ka, grabe ka kung maka-entertain sa mga bisita mo, di ba? Ang bait-bait mo. Amen? Kahit ako minsan, nagrabyado ka na nga, ang bait mo pa rin. Amen? Sa ibang tao. Pero pagdating sa nanay mo, ang nakukulitan ka. Amen? Naiinis ka o kaya nagagalit ka. But, third way says, let us love our mothers patiently because they deserve a better treatment. Let us not treat them as mindless kids. Minsan sinasabi natin, parang ang bata. Amen? Sinasabihan natin yung mga nanay natin, parang po kayong bata, ang kulit-kulit nyo. Amen? Baliktad, meron kaming kapitbahay. Yung nanay niya, pinapagalitan niya. Grabe ka ako tong batang to. Nanay niya, pinapagalitan niya. Nay! Sabi niya, Mama! Sabi niya, Tawel! Eh, hindi narinig ng nanay niya. Nandun siya sa banyo. Humingi siya ng towel. Pumasok ng banyo, hindi nagdala ng towel. Tapos nagagalit kung walang mag-aabot sa kanya ng towel. Di ba? Ang sarap talaga. Ano? Tapos, ang tagal. Sigaw siya ng sigaw sa banyo. Nung nagalit na siya. Tapos nung narinig ng nanay, dinala ng banyo. Hinila sa banyo. Tapos sinuntok yung nanay. Diba? Ako nanay nito. Pambihira. Haya mo suntukin ka. Nagsumbong sa akin yung nanay. Kumare ko eh. Sabi niyo, bakit inahaya mo ganyanin ka ng anak mo? Sabi niyo, wala, hindi ako makalaban yan. Lakas niya. Sabi ko, may problema yung anak mo. Dali mo sa doktor. Kasi hindi normal yan. Amen? Psychologically, meron niyang pinagdadaanan. Dali mo sa doktor. Di na lang nga sa doktor. At nakita, meron nga siyang meron siyang disorder. Amen? At ngayon, sabi niya, Mare, grabe, ang mahal-mahal ng gamot. Araw-araw, kinakailangan siyang uminom ng gamot pampakalma. Kasi meron nga siyang anger problem. Ganyan. Kasi sinusuntok yung nanay eh. Purihin ng Panginoon.
huwag na huwag niyong gagawin sa nanay niyo, ha? Pag sinabing love your mothers physically, ibig sabihin nun, mahal, yakapin mo at sa halikan mo, hindi suntukin. Amen? Pero yung kapitbahay namin, kaya pala yung batang yun, lumaki sa akin yung batang yun, kaya hindi ko makapaniwala na ganun, gaganunin niya yung nanay niya. Sa akin, lumaki yun, chinuturan ko mula nung grade 1 hanggang nag-high school. Tapos ganun, nabalitaan ko, sabi ko, ba't mo ginaganyan mama mo? Huwag mong gaganyan yung mama mo. Ngingiti-ngiti lang. Parang wala lang. Amen? Huwag. You can never do that sa nanay mo. Baka ibalik ka niya yan sa tiyan mo. Sabi ko sa mga anak ko, baka gusto mo ibalik kita sa tiyan ko, ha? Huwag mo kong sasagot-sagutin. Ibabalik kita sa tiyan ko. Kayang-kaya kitang ibalik sa tiyan ko. Amen. So let us love our mothers patiently because they deserve a better treatment. Let us not treat them as mindless kids. Let's treat them gently and lovingly. They don't deserve insult or harsh treatments, especially when they are older, wherein they become slower. Baka dadating sa puntong ang sinanay, mabagal na. Dati siya lahat kumikilo sa bahay, ngayon pabigat na. Amen? Baka itrato nyo, pabigat na. Ano ba naman? Bilis-bilisan nyo naman. Ano ba naman? Amen? Hinahanda ko na lang kayo sa mga ganitong senaryo. Pag dumating ang panahon yun, wag na wag nyong gaganunin yung mga magulang nyo. Amen? Treat them gently, lovingly. Don't insult them na para bagang wala na silang silbi. Amen? Sapagkat at the end of the day, wala ka sa mundong ito kung wala ang nanay mo. At nagpapasalamat ako kasi sa kulturang Pilipino, generally speaking, mapag-alaga tayo sa mga magulang. Kaya nga hindi uso sa atin ang nursing home eh. Wala, hindi natin pinapadala sa nursing home yung mga mahal natin sa buhay, hindi kagaya sa Amerika, di ba? Pinapadala nila sa mga nursing facilities, pinapaalagaan sa ibang tao. Pero tayo hindi. We do not do that. Amen? Pag tumanda na yung mga mahal natin sa buhay, inaalagaan natin. Amen? Patiently, lovingly, gently. Amen po ba? Why? Because they deserve it. Yun, ganun kasimple. Our mothers and our elders deserve that kind of love. Okay, so kahit na magiging makakalimutin na sila, magiging mabagal na sila, magiging makulit na sila, they don't deserve our insult. They deserve our time, our patience, and our understanding. And we will be able to do that dahil sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Amen po ba? Amen. So yun po yung number 4. Ay, tama ba? Number 4 yun? Number 3? Number 4 na tayo ngayon. Okay. Listen and love your mother attentively. Attentively. Attention. Amen? Mothers listen to us when we pour our hearts. They're always on our side whenever and wherever. Ang mga nanay natin, kahit ano pang mangyari, yung attention nila nasa atin. Amen? Kahit ano pang mangyari. Pag gusto mong maglabas, nanay, nandyan, nakikinig, handang makinig, ever present, di ba? Pag gusto mo maglabas ng sama ng loob, umiyak, nandyan si nanay para tayo pakinggan. They are very attentive to our predicaments, to our situation. Ganun sila ka-patient sa atin. Ang mga nanay, kahit ano pang sabihin sa anak nila, ay nako, mayroon isang documentary. Yung anak niya, pumatay ng 39 katao, serial killer. In-interview yung nanay niya, ang sabi ng nanay niya, mabait po yung anak ko. 39 katao ang pinatay. Ang sabi ng nanay, mabait po yung anak ko. Kasi ganun ang nanay. Kahit na ano bang sabihin ng mundo sa anak niya, para sa kanya, mahal na mahal niya ang anak niya. At sasabihin niya, mabait po yung anak ko. Amen! Kahit na nagkamali na yung anak niya, mabait po yung anak ko. Magaling po yan. Kahit na ang dami ng napatay at nakakulong sa correctional, mabait po yung anak ko. Kasi yan ang nanay. Ang mga nanay, kahit ano pang mangyari, will always be attentive to their children. Amen?
Laging nandoon yung puso, yung isip. Laging sensitibo. Anong kulang mo? Anong kailangan mo? Anong may problema ka ba? Bakit parang meron kang dinadala? Ang mga nanay, ganyan po. Nakakaramdam, nakakadama, sensitibo. Amen? Why? Because mothers are very attentive to their children. So in the same manner, kinakailangan natin, amen, payback. Amen? Be attentive to your mother, especially pag kinakailangan na niya ng tulong mo. Mama, ano, meron ka ba nararamdaman? Bakit parang iba yung mukha mo? Bakit iba yung tsura mo? Amen? Kasi ang mga nanay, hindi yan dadaing. Hindi yan dadaing hanggat kakayanin nila. Hindi yan magsasabi na masakit dito, masakit dito, masakit. Pero mararamdaman mo na lang iba eh. Kaya ikaw na yung maging kusa. That is when you show your attentiveness. Attentive ka. Hindi yung nakita mo na lang nakabulagta na. Ang tagal na pala nagsasuffer, hindi mo nararamdaman. Eh kasi hindi ka naman nakikialam. You are not attentive to the needs of your mother. So nakita mo na lang isang araw, nakabulagta na. Kasi you were not sensitive. Amen? So let us love them attentively. Be sensitive to their needs. Amen? Mararamdaman mo yan bilang ina, ay bilang anak. Amen po ba? Amen? So let us love them attentively. Because they themselves listen to us no matter what. Lahat ng mga pangangailangan natin, sensitibo sila. Kung minsan, tayo nga, nahihiya na nga rin tayong magsabi sa kanila, pero alam pa rin nila. Di ba? Ganyan po kasi ang mga nanay. Okay, that's number 4. Or number 5, let us love them gratefully. Grateful, grateful heart. Ang ibig sabihin ng grateful, thankful. Amen? So, parang yung una natin kanina, verbalize. Sabihin mo, I love you. Okay. Dito naman, sabihin mo, thank you. Hello. Thank you. Salamat. Amen. Arigato. Lahat ng pagkakataon na pwede mong sabihin kay nanay, nay, salamat po. Thank you po. Amen. Mang, salamat po ha. Hanggang ngayon, nanay ko, supporter ko eh. Walang katapusang pasasalamat. Pagkulang ng tuition fee yung mga anak ko, nanay ko naka-rescue. Pagkulang ng provision sa pamilya ko, nanay ko padala ng bigas, padala ng kung ano-ano. Amen? Nang hindi ako humihingi. Kasi napaka-sensitibo nila. Amen? Ganyan ang mga nanay eh. Hindi mo na kinakailangan magsalita. O, sabi niya, opening na naman. Okay lang ba yung mga bata? Makaka-enroll ba? Yung ganun. Hindi na dapat nila obligasyon yun, di ba? Pero talagang nanay eh. Parang dapat nga hindi na nila yun inaalala, pero ganun talaga sila. So, in return, what do you say? Constantly express your sincere thank you. Amen? Para yung I love you. Para sa iba, ang bigat, bigkasin. Para sa ibang tao, ang bigat, bigkasin ng mga katagang ito. Thank you! Salamat! Ewan kung bakit. Amen? Kinakailangan tayong lumaya. Sapagkat isa sa mga paraan para masabi nating mamahal natin ang ating mga magulang ay tayo po ay walang katapusang nagpapasalamat. And expressing your gratitude to her will always make her feel appreciated. Amen? Ipaparamdam mo na ina-appreciate mo yung si nanay. Amen? Sa lahat ng mga ginawa niya at ginagawa niya na suporta sa inyong pamilya. So ganun po ang nais ng Panginoon. Amen. Love our parents or our mothers gratefully. Always say thank you. Amen po ba? Amen. When was the last time you said thank you? Kay nanay. Kailan yung huling sinabi mong nay, thank you ha, kasi andyan ka lagi, hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo kami iniiwan. Amen. So gawin po natin yun na isang lifestyle, saying thank you. Okay, at ang number 6, dito papasok yung, okay, maganda sabihin mong I love you but I need cash. Hindi rin naman masama yun, di ba? Lalo na kung stable na trabaho mo. Abay, paano lang ba naman naabutan mo naman si nanay?
Amen? Mula sa kinikita mo, mula sa trabaho mo. Amen po ba? Hindi po masama yun, because one way of expressing your love is to love generously. Amen? You give back. Hindi dahil may utang na loob ka, kundi it is a joy for you to give back to your mom. Amen? Amen po ba? Ay, naku, napakas... Sabi ko, ang pangarap ko noon, yung mga magulang ko ay iturko sa buong mundo, patirahin sila sa ganitong tahanan. Pero hanggang ngayon, sila ang nagpapatira sa akin sa tahanan nila. Hanggang ngayon, sila ang sumusuporta sa akin at nagbibigay. Hindi ko po natupad yung pangarap ko noon na sila ay bigyan ko ng limpak-limpak na salapi. Iba eh. Iba ang Lord. Amen? Pero hindi ko yun frustration. I am grateful. Kasi nakikita nila na iba yung ginagampanan ko sa pamilya namin, sa buhay namin. Pag meron silang mga spiritual na mga bagay, oo, ako naman takbuhan nila. At grabe yung respeto, kasi pag merong mga desisyon, kinakailangan ako. Hindi ako sasama pag hindi ka kasama. Or hindi ako mag-ano pag hindi ka kasama. Yung ganun. Andun yung respect and... yung honor na binigay ng Panginoon sa atin bilang mga lingkod ng Diyos. So I might not be able to give back monetarily or materially. Kasi hindi ko nagawa yung mga pangarap ko eh para sa kanila. Ituro ko sila. Tatay ko, sabi ko, bago mawala sana yun, sabi ko, gusto ko ituro siya eh sa ibang bansa, ganun. Kasi mula pagkabata nakita ko napaka-hardworking po ng tatay ko eh. At mano lang na maranasan niya na mag-tour at maranasan niya yung pagpapagod niya, yung pagpapagal niya. Kasi sabi ko, anuhin niyo yung mga kalupaan niyo na yan. Dami-dami yung lupa at mga ari-arian eh. Hindi niyo na-enjoy ang buhay. Yun ang gusto kong gawin sana noon, pero hindi. Hindi nangyari at hindi naganap. So hindi ko alam kung ano ang ano ng Panginoon, pero yun nga, iba ang ways ng Lord eh. Pero tayo, kung meron tayong means, okay? Hindi naman kayo mga full-time eh. Meron kayong mga trabaho. If there are means, hindi ko sinasabing ituro nyo yung mga magulang nyo. Amen? Pero kung meron kayong means, meron kayong pamamaraan to show your generosity to your parents or specifically to your moms, then do it. Huwag mong panghinayangan yung perang yan. Amen? Huwag mong panghinayangan yung perang yan. Ibigay mo na. Ibigay mo sa nanay mo. Amen. Love your mother generously. Give her gifts. Something that she wished to have. You know? Hindi masama na materially mag-bless tayo. Amen. Nakita mo na gustong-gusto ng nanay mo yung bagay na yan. Mano na lang na ibigay mo sa kanya pag birthday niya o may okasyon. Amen. So, give and love generously. Amen po ba? Number 6, generously. So, dito po papasok yung no material things can ever repay their hard work for us, but it is not bad to give them material things. Amen? Bakit? Eh, nung bata ka, isusubo na lang niya, ibibigay pa niya sa'yo eh. Ganon yung nanay mo kaya. Amen? Ibibili na lang niya ng damit niya, hindi na lang niya ibibili ng damit niya, ibibili na lang niya ng damit mo. Ibibili na lang niya ng sapatos mo, ibibili na lang niya ng bag mo, ibibili na lang niya ng pangangailangan mo. Laging si nanay, huling-huli o kahit wala na. Amen? Hello, mga nanay, di po ba? Di baling wala ka nang makain eh. Kasi konting-konti na lang, ulo na lang ng galunggong yung nasa ano. Di baling wala ka nang kainin, eh gusto pa nung anak mo eh. Sige, sayo na lang. Yun ang instinct ng nanay. Yung kanya na lang, ibibigay pa niya sa anak niya. Eh, ikaw anong binili mo? Wala. Bakit hindi ka bumili ng para sa'yo? Hindi, para sa inyo na lang. Basta kayo kumpleto, okay na ako dyan. Amen? Minsan, isinaping kami nung isang mayamang kakilala namin. Sabi ko, yung mga bata, grabe, sa duty free. Kuha sila, kuha lahat. Mga toys, bata pa sila noon eh. Mga laruan, kasi parang ano, shopping spree. Parang all you can, all you want, ganyan. Kuha sila, ganyan-ganyan. Tapos, syempre, ako naman, excited yung mga bata. Ako naman, nahihiya na akong magdagdag pa doon. Kasi nga naman, okay na yung mga bata eh. Ayoko nang dagdagan pa yung bill kapag kumuha pa ako ng iba. Kaya sila, kuha sila lahat ng gusto nila, na-enjoy nila. Pero ako, wala akong kinuha. Kasi masaya na ako na meron yung mga anak ko. Amen? Sa
nakakahiya ako doon na nag-treat sa amin. Amen. So, yung mga bata na lang po, hindi, ikaw, kumuha ka ng sayo. Sabi nga, hindi, okay na lang po. So, nakakuha rin ako isang pares ng chinelas. Amen. Sa duty free. Pero nung araw na yon, mahal, ay napakasaya ng mga bata. Masaya rin ako. Di ba ganun po tayong mga nanay? Kahit wala na tayo, basta yung mga anak natin meron. Di ba? Pagdating sa mga material na bagay. Eh, kahit na wala tayong bagong damit, basta yung anak natin may bagong damit. Kahit na hindi tayo makatikim ng masarap na pagkain, basta yung anak natin makatikim ng masarap na pagkain. Kahit na wala tayong material na bagay, basta yung anak natin meron at kumpleto. Amen po ba? Ganun po tayong mga nanay. Kaya naman mga anak, sa panahon ngayon na meron ka ng sinasabi, meron ka ng trabaho, meron ka ng stable na kalagayan sa buhay, mano lang naman na i-give back mo to pay back generously your mother. Amen? So, hindi naman sinakailang mahal. Amen? Just a token of appreciation, give. Sabihin natin lahat, give. Generously. Amen. So, in-expect ko may mga regalo kayo kina nanay ngayong Mother's Day, ha? Yan. So, we would give everything for our children even if nothing is left with us. So, it is not bad to shower our mothers with blessings now that we are able to do so. Amen? Amen. Kahit na isang blouse lang, masaya na si nanay. Yung nanay ko kaya, ang saya-saya, bigyan ko lang ng isang pirasong blouse. Kasi yung nanay ko, ang daming pera, hindi makabili ng sarili niya. Pag lumabas kami, pupunta yan ng halimbawa sa mall o kaya sa Divisoria, mamimili na napakaraming mga paninda, mga blouse, mga kung ano-ano. Tapos sabi ko, ikaw, ano binili mo sa sarili mo? Wala. Wala. Amen. Kaya ako bumibili para sa kanya. Eh, tuwan-tuwa siya kahit isang pirasong blouse lang. Nung umuwi siya nung Aklan nung January, binilang ko siya ng 3 piraso kasi birthday niya. Tuwan-tuwa siya. Bless na bless siya. At yung regalo ko, tuwang-tuwa sinusuot niya. Amen? So, yun lang ang kaya ko eh. Amen? Hindi ko siya kayang bigyan ng tour papunta ng Paris or cruise, di ba? Papunta ng Mediterranean or Caribbean. Pero yung 3 blouse lang, tuwan-tuwa na yung nanay ko eh. Amen. Amen. So, yun po ang sinasabi natin. Give generously. Okay. And lastly, number 7. Ito ang pinakagusto ko. Kasi may biblical basis to eh. Let us love our mothers honorably. Honorably. Honor. Exodus chapter 20, verse 12. Sulat nyo po yan. Isulat nyo dun sa pader nyo. Isulat nyo sa kwarto nyo. Ilagay nyo sa band paper. Idikit nyo. Exodus chapter 20 verse 12. Honor thy father and thy mother that thy days may be long upon the earth. Gusto mo ba na humaba buhay mo? Gusto mo ba na hindi ka mamatay nang wala sa panahon? Gusto mo ba na hindi ka nagkakasakit? Gusto mo ba na mahaba ang buhay mo? Hindi mo kinakailangang uminom ng longevity tea o kung ano-ano pang mga supplements. Ang pampahaba ng buhay ay yung ino-honor mo ang nanay mo. Okay? Pati tatay mo, pero Mother's Day kaya ngayon. Kaya sinasabi ko, honor your mother. Maybe you can say, ay, Pastora Ging, hindi ka-honor-honor ang nanay ko. Kung alam mo lang. Pasaraging alam mo ba na hindi karapat-dapat ang nanay ko sa honor because hindi siya ka-honor-honor. Hindi mo kilala ang nanay ko, Pasaraging. Pero alam mo ba na ang command na ito ay walang kondisyon? Amen! This Exodus 20 verse 12 has no conditions, has no qualifications. You honor your mother because she is your mother. You don't honor her because she is worthy. You don't honor her because she is qualified. You don't honor your mother because she is karapat-dapat. You honor her because simply she is your mother. Siya ang nakasulat sa birth certificate mo na nanay mo. Kaya anuman ang kanyang katangian, anuman ang kanyang ugali, anuman ang kanyang qualification, you honor her because that's what the Bible commands. And that is the secret to long life.
Yan ang sikreto ng mahabang buhay. Amen. Kung ayaw mong mamatay ka out of time, mamatay ka ng wala sa panahon. Dahil nagkasakit ka o ano man ang nangyari sa'yo, na-aksidente ka, the secret to long life, to longevity is honor your mother. Amen? And honoring your mother has no conditions, no qualifications. Amen po ba? Honor your father and your mother. Exodus 20 verse 12. That you may have long life upon the land which the Lord thy God hath given you. And this is a binding commandment as long as your mother lives. Hanggat nanay mo ang nanay mo, this is a binding commandment, no if, no buts, no justification. Amen po ba? Ngayon, meron pang isang commandment ang Bible children, obey your parents. Di ba? Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Ito hindi ito binding. You obey your parents kapag nandun kayo sa loob ng household nyo. Pero once na umalis ka na, hindi mo na kasama ang magulang mo, you have no one to obey. Hindi mo na sila kasama eh. Amen? Hindi mo na sila uobeyin kasi wala ka na sa poder nila. Malaki ka na, matanda ka na, and you don't obey them. You obey them while you are in their poder. Pero pag umalis ka na, you don't obey your parents. You are not obliged to obey your parents. Amen? Because you are no longer under their care. Amen? So, ang obedience, itong obey na to is not even binding because it is conditional when you are in your household or out of your household. Kasi pag hindi na siya nakatira sa bahay mo, ano pa yung mga strict rules sa ifa-follow niya? He has his own life to live. Amen po ba? Pero hanggat, di ba tayong mga magulang, hanggat nasa puder kita, hanggat nasa bahay na ito ikaw, kailangan mong sumunod. Amen? Ipapatupad mo kasi nasa puder mo at nasa authority mo ang mga anak mo. Amen? So hanggat nasa puder kita, sumunod ka. Obey your parents in everything, for this pleases the Lord. This is binding until you are in the poder of your parents. Pero iba ang honor. Iba yung honoring. Kinakatira ka sa bahay ng nanay mo at hindi ka nakakatira sa bahay ng nanay mo, you honor your father because what you do is a reflection of your parents. Amen? Kapag pumunta ka sa ibang tahanan, hindi ka na nakatira sa tahanan nyo. Gumawa ka ng masama. Naging criminal ka, naging kidnapper ka, naging natukhang ka. Amen? Amen? Kahit na napakalayo ng nanay mo, apektados yung household mo. Amen? You bring disgrace to your family. You bring disgrace to your mother. At yun ang pinakamasakit para sa nanay. You bigyan mo siya ng dishonor. Amen? Bigyan mo siya ng kahihiyan. Amen? So this is binding. Honoring your father and your mother is a binding commandment. You have to do this whether nasa poder ka pa o wala. Sapagkat anuman ang ginagawa mo would reflect your mother, would reflect your father. So kapag gumawa ka ng mabuti, you bring honor to your parents, to your mom, to your mother, sa nanay mo. Amen? Napadpad ka man sa malayong lugar, gumawa ka ng mga dakilang bagay at naging successful ka, that will bring honor to your mother kahit na continent by continent ang layo nyo. Amen? Masaya yung nanay mong na babalitaan na sa lugar na yon ay gumagawa ka ng mga bagagandang bagay at ikaw ay nagbibigay ng karangalan sa iyong pamilya at sa iyong nanay. Amen? Pero kahit nandoon ka sa kabilang kontinente at gumagawa ka ng masama at makakarating ang masamang balita sa nanay mo, you bring disgrace to your mother. You bring disgrace to your family. You bring disgrace to your household. And so honoring your father and your mother is something that is binding. Amen? Kinakailangan mong gawin yan. Amen? Sapagkat gumawa ka ng mabuti at masama, we'd always go back. Amen? Babalik at babalik kay nanay. Amen?
At walang ibang pinakamasakit bilang nanay ay yung mabalitaan mong yung anak mo'y napariwara o gumawa ng hindi maganda o gumawa ng hindi mabuti. And it brought dishonor to you. And, you know, such a pain. Amen po ba? Masakit po yun para sa isang nanay. So, honor is different. Even if you live home, you have to watch your actions because it reflects your parents. It's either you give them honor or dishonor. So, kung ang father ay head of the household, the mother is the heart of the household. Ang daling mabreak ang puso ng nanay kapag nabalitaan niya na yung anak niya ay gumagawa ng hindi mabuti, ng hindi tama. Di po ba? Tayo yung unang nasasaktan, hindi po ba? Tayo yung unang nadudurog ang puso, nababasag yung puso natin sapagkat yung puso po natin ay meant to be like that. Very sensitive, very soft. Lalo na pagdating sa pamilya. Amen po ba? Madali tayong mabasag. Madali tayong madurog. Kaya po, ang hindi po natin alam, pero ang mga magulang, ang mga nanay po natin deserves all the honor that we can give them. Lahat ng bagay na ginagawa na dati, nung kapag ako ay nag-excel sa mga activities, halimbawa, lagi na sa isip ko yung magulang ko, yung nanay ko, gusto ko silang bigyan ng karangalan. Gusto ko silang bigyan ng kaligayahan. Kasi proud na proud sila eh. Pag nagsabi, uy, ang galing nung anak mo. Uy, ang galing nung ganito ng anak mo. Ganyan, ganyan. Nako, yung tatay ko. Yung pumapalakpak yung tenga. Pag sa mga kaibigan niya, nagkukwentuhan sila, nakikita, naririnig ko, kinukwento niya ako. Diba, mga inuman, yung mga umpukan nila, kinukwento niya ako. Kinukwento niya yung mga achievements ko, yung mga ano ko. That's how, you know, how proud they are for us. Tayong mga anak nila. Amen po ba? And so, ano ba naman na bigyan po natin sila ng karangalan sa mamamagitan ng mga ginagawa nating magagandang bagay? Amen? Because there would be no one who would be prouder than us, than our mothers. Amen? Kung minsan nga kahit na nalugmok ka eh, nagkasala ka, ang nanay mo, ay, tatanggapin ka pa rin yan. Diba? Diba? Kahit ano pang nangyari, nagkasala ka at lahat, kahit na dishonor nga ang ibigay mo eh. Andiyan pa rin yan, no? Open hands. Bumalik ka, parang prodigal son, yayakapin ka pa rin. Ganun talaga si nanay. Amen? So, whether you bring honor or dishonor, mothers will always be there. Amen? Para handa tayong yakapin. Amen? So, kung titingnan po natin at babalikan, how do you honor your mother? How do you give love and show that love? Ano po yun? Number one, verbalize your love. Number two, show it physically. Amen? Number three, love them patiently, kindly, gently, understanding. Number four, love them attentively. Amen? And number five, love them gratefully. Always say thank you. Hindi masamang magpasalamat lagi. And number five, six, love them generously. Hindi masamang regaluhan sila. Amen? Bigyan sila kasi meron na tayong means para gawin yon. And number seven, pinakamahalaga sa lahat at ang sikreto ng mahabang buhay. Ano yan? Honor your mother. Honor your mother. Kahit na sabi mong, Pastora Ging, hindi ka honor yung mother ko. Amen? Dahil ang Exodus 20 verse 12, hindi niya binigyan ng kondisyon. Sabi, honor your mother. Kahit na sino pa siya at ano pa siya. Kahit na lasenga siya, kahit na ano pa siya, honor. Sapagkat sa pag-honor mo sa kanya, yun ang magdadala sa kanya sa Panginoon. Amen? Honor your mother and your father that you may have long life. Amen? Amen. So, sa araw na to, yung mga nanay, ay, ang alam ko, meron po kayong may mga munting regalo po para sa inyo. At, mga anak, amen? Yung mga anak dyan, para sa mga nanay natin, naway na, alam nyo na ha? Alam na yung gagawin ha? Alam nyo na yung gagawin nyo sa mga nanay. At ipapag-pray po natin sila. Yan. So, inaanyayahan ko po yung mga nanay. Pwede po ba na tumayo? Sige po. Kulang po yung, sige po, tayong lahat ay tumayo. Nandigan mo, salamat.
Salamat sapagkat hindi ka sumuko. Salamat sapagkat hindi ka nagduda. Salamat. We are the sons of God. Thank you.
Thank you.
Oh!
peace and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody sing righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on everybody. So much love in the kingdom.